sa amin tungkol sa 20 dogs na papatayin na sa Quezon City Town. Yung 20 na yun, nasig kami. Kadalasan, mga adapter dito, kapapansin nila yun na medyo ang groundless ng aso, yung pagkagulo nila, hindi sila sanay sa tao na plan na pagbagulo pa, no? Dito na tayo ngayon sa Sable at yung pinupunta ko kapag meron ko dito tayo para tumuhan ng mga shelter dogs dito. Kamahan niyo ako dito. Kasi itong Sable halfway home. Dati ito dito, meron pa isang lugar na mas maliit. Kunti pa lang yung mga aso doon. Pinapunta nila ako doon. Tinuruan ko rin yung mga caretakers. After doon, ito, medyo lumaki na sila. Mas madami na sila. Ito yung shelter na talaga pinupunta. Ay, yo, kumusta? Gusto mga dogs natin dito? Okay, mga bago tayo. And the usual, they're still, you know, quite active. Yes, make them more adaptable. Pero ngayon, tignan natin yung mga ginagawa ng mga volunteers natin. Pumupunta talaga ako sa Safe Wall para maibigay yung services to for free. Kasi nakakaawa naman yung mga shelter animals. Tumatalong sila, medyo naisilang yung mga tao. Pero kung ganito, tignan mo itong mga to. Diba? Yan ang sobrang nakakapagpasaya din sa mga possible na mag-adapt na wow! Kapag ano pa, poet, dito ka, pasok mo tayo. Ito lang ang kontrolin mo. Once tumalong dito, pumunta lang kayo sa pagitan ng fence, tao, aso. Ganun dapat yung mangyari. Hindi fence, aso, nandito yung tao. Doon sila ngayon, sisimulang tumulong yung tumulong. Ganda yung masarap yung makiramda. Na, nandito ka sa shelter, ang daming aso, pero kahitin yung lahat. Ganda yung itinuro ko sa kanila, kung paano nila gagawin na mas aya-aya sa mga adopters. Kasi gusto natin lahat sila magigyan natin na permanente yung bahay nila. Gusto ko kasi na mas mag-ibigay sila, mas mag-adaptable sila. Para makita ng mga tao na pwede silang hapunin at pwede sila maging part ng family nila. Tuturuan ko rin pa paano makainin sila ng tama. Kaya anong kinakain nila? Kanin, tsaka, mga gulay. Okay, so dahil shelter dito, medyo hindi ko lang ako sa budget at kinakain nila ay kanin at gulay. Kung halimbawa may mga gustong pumulong, mas maganda. May mga gustong mag-donate ng dog food din para mas madali sa kanila. So titignan ko sila yung gulong yung kinakain nila na nakakaawa sila. Medyo, nakakaawa sila. Masakit lang para sa isang dog lover na katulad ko na makakita ng mga na-abandon na aso. Masakit lang na ang daming tao na kaya lang nilang pabayaan ng aso. Yung
kasi makukuha ng mga tao tapos papatayin. Ito, makakaliwan nila ng pwede ng dog food, mag-gabitan ng dog food para magagagalan ko si Spanjo ang pangayin nila. Pero nakita nyo naman, ginagawa lang ng dog food para lumusog sila at magaganda ang pagkakatawan ng mga aso. So, ito dapat magpakain. Kailangan kaya mo nila din pagkain ng mga aso dito. Tapos, kailangan may respect ko sila doon. Dahil pag nagpakain na, tapos galaw sila ng galaw dahil sa sobrang excited nila kumain, magkasamaan sila. O pag nagkamaan sila doon, nagsisimula yung away. Ayaw natin yun. Kailangan may pasensya nga. Kailangan din, merong kang oras kasi yung gusto nila madali. Tataka lang ako. Papansin ninyo, okay, yung isa lang yung nag-iingay. Tapos, malapit na sila dun sa pagkain, pero hindi nila kumukuha yung pagkain. This one, okay, tumingin siya sa mata ko. Dito. Okay? But I can protect that dog from other dogs na gusto kumuha ng pagkain. Papansin ninyo, siya yung tahol ng tahol. Kasi siya papakainin ngayon. Kasi, medyo nag-iinay siya. Mamaya pa, pag mas kalmado na siya. Kalmado. Halimbawa, siya naman, natapos na siyang kumain, hindi siya pwedeng lumipat sa ibang bowl kasi doon magsisimula yung away. So, babantayan nyo, magpapakain sila, mas nakinik yung mga aso, mas may disiplina yung mga aso. Kanina may adapter doon na all the way from Anabota, pumunta sila dito sa Kapote, which is malayo. Ganun yung dedikas na nila. Pumunta kasi dito ng husband ko para at parking stay gloso. Gusto namin mag-adapt ng aso kasi sa part ko kasi gusto kong matulungan yung mga dogs na nasa shelter. Alam mas may experience nila yung magkaroon ng forever family na magmamahal. We do online screening, so we have a set of adoption questions to determine the capacity ng person to take in a pet, and then they do an ocular to determine saan mag-stay yung pet. Then the person can visit the halfway home and try to bond with a pet that he chose, and then pwede niya na i-take home. Makahanap sila ng perfect match na aso dito, magkakaroon ng magandang buhay yung aso dito. Para daw maiwasan
celebrity ang ating nakilala at nakasama. Bago ah, mag-performay tayo, baby. Hello mga pet lovers, andito tayo sa isang bahay sa Portland City para bisitahin ang isang certified Aspen lover at meron kang ayon na Aspen. Hi Jamie! Hi! I can do something even in my own way with force, so I
siya sa pumuputa at sumaharap sa mga taong nire-report sa boss at patayan ang kanilang adagang aso. Nandito kami sa Philippine Animal Welfare Society at ibisitahin namin ang quarantine area. This is Ruff. He was rescued 3 months ago and he was skin and bones, no hair, very weak. Ano yung rescue process ni Ruff? Ilang beses nang bumalik yun bago mo nadala si Ruff dito? Siguro it was like 3 times na I would frequent the area. I'd always see him. Maybe he couldn't go far because he was so weak. Kaya nga ba katagal yung mga dogs dito sa area na to? It all depends on the vaccinations and then the pag-booter sa kanila. So sometimes it's 1 month when it was a dog run. I think that's also the personality. Sometimes it's longer than that, so they don't fight with the other dogs also. Sobrang
nakikita sila sa tanggapan ng boss. Kung saan sila dadaan sa pagsusuri at pansamantalang mamamalak hanggang tuluyang makahanap ni ng pamilyang tulay na magmamahal sa kanila. Ito si Knight din kasi dahil ang sinabi ni Mr. Reese, nung unang-unang nag-rescue siya ng aso, sinabi niya, she felt empowered. And ito pa rin ginagawa ng mga volunteers who really care about the welfare of animals. Kaya pala natin maging bosses ng mga asong, walang bosses, dogs in distress. Love sa ating mga pets. Love you, pets!